In this video, let's try to use desktop GPU on your MacBook Pro. For power supply, I use Corsair 650 watts. Para naman sa video card, pinamit ko yung Sapphire Pons AMD Radeon. And the KTO Thunder 2 PCIe expansion box. First step natin is unbox muna natin yung AKITIO Thunder 2. Then kailangan natin i-connect yung video card natin sa AKITIO Thunder 2. Dito kailangan natin i-power yung power supply na kahit hindi nakakonekta sa motherboard ng computer. So kailangan lang natin i-jumper ang power supply. At regarding sa power supply, depende ito sa wattage ng video card nyo. Kung ilang watts ang recommended. Check natin kung running ang power supply gamit ang jumper. Step 3 ngayon, kailangan lang natin i-connect yung 6 pin ng power supply sa video card. Then yung HDMI ng video card sa monitor. Power up lang natin yung AKITIO. Then connect natin yung Thunderbolt sa MacBook Pro. And then move tayo sa final step. So kailangan natin i-modify yung macOS. So ngayon setup natin yung MacBook Pro para ma-recognize yung external GPU. Restart natin ang computer para ma-disable yung SIP or System Integrity Protection. Then, pagbukas, press lang natin yung Command R, then power on.
mas makikita natin yung macOS utilities. Sa taskbar sa taas, select utilities, terminal. So sa terminal, type lang natin csr util space disable, then enter. Tapos restart tayo. Now dito kailangan natin gamitin yung script ni Purge Wrangler para ma-detect ng system. So puntahan lang natin yung website link sa description sa baba, or pwede kayo mag-browse sa egpu.io para sa mga advanced na script and para ma-check nyo din yung mga bagay babagay sa setup nyo para sa Windows or Mac user. Copy and paste lang natin yung script sa terminal and follow yung instruction whether ang gamit nyo ay NVIDIA or AMD. Follow nyo lang yung selection sa documentation. With macOS yung system nyo, I would suggest to use AMD GPU dahil ito yung supported talaga ng Apple. After restarting system, makikita natin yung icon ng eGPU sa taskbar sa taas. This will signify na working na yung setup nyo. Tapos pwede na natin itry para sa benchmark.